Detalye sa kalagayan ngayon at recovery ni Angelica Panganiban matapos ang kanyang pangalawang surgery. Mas naging brittle yung hips ko. For 2 months, pinag-bedrest lang ako. Yan ang naging agam-agam ng aktres na si Angelica Panganiban sa pinagdaanan niya noong nakaraang July sa pagsailalim niya sa cord decompression surgery para malunasan ang kanyang diagnosis sa pagkakaroon ng avascular necrosis. Tinatawag din itong bone death at nangyayari kapag ang tissue ng buto ay namatay dahil sa kakulangan ng supply ng dugo. Sinasabi ring walang lunas para sa avascular necrosis. Pero kung ito ay maagang masusuri gamit ang X-ray o MRI, ang mga non-surgical treatments gaya ng activity modification, anti-inflammatory medications, injections, at physical therapy ay maaaring makapagpabagal sa paglala nito. Subalit ang pagsailalim niya sa unang operasyon para sa kanyang balakang ay hindi naging successful. Mas nagpalala ito sa kanyang kondisyon dahil hindi siya makatayo, makapag-exercise o makalakad. Sinabayan pa ng pagkabagot niya sa nangyayari at nararamdaman niya sa kanyang katawan ang bigla ang pagkawala ng kanyang mommy. Hindi nakatulong sa kanyang mental health ang mga sunod-sunod na hindi magandang nararanasan. Kaya naman minabuti nila na manghingi ng second opinion mula sa ibang doktor. Pero bago pa nila iyon gawin, naisip na nilang ipagamot na lang ang kanyang balakang sa ibang bansa dahil mas maraming doktor doon ang magaling at makakatulong sa kanya na makapaglakad muli. Ang hip replacement surgery na matagal na niyang gustong ipagawa dahil marami ang kanyang na-research at naririnig na matagumpay na istorya dito. Ngunit ayaw gawin noon ang kanyang previous ortho surgeon. Ay sa wakas nagawa na sa kanya ngayon sa ikalawang pagbabalik ospital niya at pagsasailalim niyang muli sa operasyon. Inasahan naman ng aktres na magkakaroon ng magandang resulta ang operasyong ito. Malaki nga ang ikinaiba ng kanyang una at ikalawang hip surgery. Noon kasi hindi masyadong natakot si Angelica sa gagawin sa kanya dahil iniisip niya na mawawala na ang sakit na kanyang nararamdaman. Gusto lang nitong mabilis na mawala ang pain. Pero ngayon mas matindi ang takot na kanyang nadama at inamin niya na ang dahilan ay dahil wala ang kanyang mommy sa tabi niya. Nilakasan na lamang niya ang kanyang loob para na rin sa mga mahal sa buhay. October 9 ang ma-admit si Angge sa ospital at kinabukasan ng October 10 ay isasagawa na ang kanyang hip replacement kung saan lalagyan siya ng ceramic sa kaliwa niyang balakang. Naging handa ang aktres at naging positibo rin ang kanyang pag-iisip na mas gagaan na ang pagkilos niya matapos ang operasyon. Ang una nitong hip surgery ay inabot ng 7 oras, pero ang hip replacement niya ngayon ay inabot lamang ng 2 oras. Mabilis ang pagsasagawa dito ng kanyang bagong ortho surgeon. Ang isa pang nakakagulat ay 5 oras matapos ang operasyon o day 0 ng post-op ay nakayanan na niyang makaupo at makatayo mula sa hospital bed. Senyales na naging matagumpay ang hip surgery niya. Noong una kasi ay hindi niya ito nagawa. Bugbog man ang kanyang pakiramdam. Pero ilang oras lang post-op ay nagkaroon na ng progress sa kanyang motor skills. I cannot wait na maibalik sa akin yung buhay na ninakaw sa akin ng avascular necrosis. Hindi na nga makapaghintay si Angge na makakilos muli ng normal matapos ilang taong magdusa sa sakit na kanyang nararamdaman sa balakang. Hindi rin kasi biro ang kanyang pinagdaanan. Nagkaroon din ng limitasyon ang pag-aalaga niya sa kanyang toddler na si Amila. Nang mahimasmasan si Angge mula sa anesthesia, naging maaliwalas na ang kanyang mukha kahit may sakit pa itong nararamdaman dahil binuksan muli ang kanyang balakang. Pero makikita sa kanyang video na sobrang laki ng kanyang improvement kumpara noong nakaraan. Masaya nga ang puso ni Angge at asawa nitong si Greg dahil matagumpay ang operasyon nito. Day 1 post-op naman ay sumailalim sa physical therapy si Angge. Masaya nga ito dahil sa wakas ay wala na siyang nararamdamang kahit na anong sakit. Nagsimula na rin siyang maglakad-lakad sa loob ng ospital kasama ang kanyang therapist. Dito pa lang ay mapapansin na very strong-willed si Angge na makalakad muli ng normal. Hindi niya ito nagagawa noon dahil hindi siya pinayagang kumilos ng ilang buwan. Super manageable na rin ang pain na nararamdaman niya dahil sa pagbubukas ng kanyang balakang. 2 rehab naman ang ineschedule sa kanya
natutulong muli sa kanyang paglalakad. Day 2 post-op, patuloy pa rin ang pag-attend niya sa rehab para mas mapalakas pa ang bagong balakang niya. Sa tulong ng kanyang walker, mas nakakapunta na sa malayo si Angge. Sobrang laki rin ang improvement niya dahil nakakaakyat na rin siya ng hagdan. Bawat hakbang ay gradual lamang, pero masasabing maganda ang mangyayari sa kanya sa mga susunod na araw, linggo at buwan. I am strong. I am smart. I am kind. I am ganda. Ang mga katagang yan ang binanggit ni Angge habang sumasailalim siya sa rehab. Makikita nga na natutuwa siya dahil sa improvement din ang kanyang ipinapakita. Kung noon ay hirap siya sa paglalakad at puro sakit ang nararamdaman, ngayon naman ay unti-unti siyang gumagaling at bumubuti. Matatandaan naman na sinabi niyang noong July post-op na hindi na sana siya sumailalim pa sa isang hip surgery. Hopefully sana hindi na ako umabot sa hip replacement with the help of proper therapy, care and prayers. Ito ay sa kadahilanan na ipinayo sa kanya na hindi ito makakatulong sa ngayon dahil bata pa siya. Sinabihan din siya na mga ilang taon lang din ang aabuti nito at kakailanganin muli niyang magpa-hip replacement. Kahit masakit at hindi pa makatayo ilang buwan after ng unang operasyon, sinabihan din siya na tiisin muna niya ito kahit ilang taon pa. Pero hindi nagpatalo si Angge sa payo na iyon at ipinilit na sumailalim siya sa hip replacement surgery. Payo naman ni Angelica sa mga taong may karamdaman, hindi lang ng tulad ng sa kanya, na huwag matakot na ipaglaban sa inyong doktor kung ano ang gusto ninyong gawin. Kung marami naman ang na-research at nakitang testimony sa isang medical procedure na sa tingin ninyo ay makakatulong para maibalik ang normal ninyong buhay, gawin ninyo. Hindi rin naman daw masama na kumuha ng ilang opinions mula sa iba't ibang mga doktor at mag-shopping ang ginamit niyang term para makita kung ano pang mga options ang mayroon kayo. Maniwala sa sarili. Find a doctor na makakasundo at tiyak na magiging maganda ang benefit ng mga suggestions sa inyo. Dagdag pa ni Angge, tanggalin na sa isipan ang stigma ng mga sumasailalim sa hip replacement na hindi na makakalakad at end of the road na para sa kanila dahil ang pagsasailalim dito ay extension ng quality of life ng isang tao. Sa huling araw ng kanyang rehab sa ospital, post-op, napaiyak sa tuwa si Angge dahil sa tagal ng panahon. Doon lang siya walang naramdamang sakit habang nakatayo at naglalakad. Life-changing nga ang desisyon niya na magpa-hip replacement. Maibabalik na kasi niya ang mga oras na nasayang na hindi nakalaro ang anak. Makakabalik na rin kasi siya sa dati niyang buhay bilang isang asawa, ina at artista. Mga ka-showbiz peeps, ano naman ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon? Send in your thoughts in the comment section below. Bye.